Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinaghahandaan na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang kauna-unahang State of the Nation Address o SONA ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na July 25. Ayon sa Kamara, dalawang senaryo ang pinaghahandaan sa SONA ni Marcos Jr. gaya ng face-to-face at ang hybrid. Paliwanag ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza, maaari na anyang magsagawa ng full face-to-face o personal na magtungo ang mga bisita sa plenaryo ng Batasang Pambansa upang saksihan ng ulat sa bayan ng bagong Pangulo, habang ang isang option naman ay hybrid setup kung saan lilimitahan ang papayag ang dumalo sa naturang okasyon at ang iba namay sa pamamagitan ng online viewing. Giit pa ni Mendoza, pangunahing prioridad ang kaligtasan ng lahat sa gitna ng muling pagsipa ng kaso ng COVID-19, kaya't mahigpit na ipapatupad ang health protocol sa loob ng batasan. Siniguro naman ng House Secretary General na magpapatuloy ang coordination meeting ng Kamara sa Malacanang, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at sa mga kinatawan ng Quezon City Government. 390% ang itinaas ng dengue cases sa North Cotabato, kaya naalarma at naka-heightened alert ang health authorities ng probinsya. Ayon kay Integrated Provincial Health Officer Chief Dr. Eva Rabaya, 1,136 ang naitalang kaso ng dengue ng probinsya mula Enero hanggang ngayong Hunyo. Dagdag pa niya, isa ang namatay dahil sa dengue noong isang taon kumpara sa nasawing walong dengue patients hindi pa man natatapos sa taong 2022. Umaapela si Rabaya sa mga residente na linisin ang kapaligiran at isagawa ang 4S strategy upang makaiwas sa nasabing sakit. Isang Memorandum of Understanding o MOU ang nabuo sa pagitan ng Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at Bangsamoro Transition Authority o BTA sa pagbuo nila ng Tulong Medical Assistance Program sa rehiyon. Ayon kay BARM Health Minister Dr. Zulkarnain Abbas, ang 20 million pesos na medical assistance na galing mismo sa BTA ay makakatulong sa buong probinsya ng BARM sa pagpapalawak pa ng kanilang serbisyong medikal. Mapapakinabangan ito ng mga Bangsamoro Indigents na maaari nilang makuha sa 5 pangunahing ospital sa rehiyon na kinabibilangan ng Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City, Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City, Zamboanga City Medical Center, Basilan General Hospital, Sulu Sanitarium Hospital at Cotabato Sanitarium Hospital. Inilahad ng Office of the Bangsamoro Mufti ang pagdiriwang ng Eid al-Adha o Muslim Feast of Sacrifice sa Sabado, July 9. Ang Eid al-Adha ang traditional na Muslim festival na ipinagdiriwang sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Ito'y ayon sa anunsyo ni Bangsamoro Mufti Abu Huraira Udasan na nilagdaan ngayong Webes, June 30. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.